ഓക്കെ. അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ ജഅല ദുനിയ സാദാൻ ലിൽയൗമിൽ ആഖിർ وأعد لمن آمن به الجزاء الوافر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan, pagpapaliwanag, paglilinaw, mga kaalaman hinggil sa akida al-wasatiyah. At ito ay nagsisilbing continuation ng ating pagpapaliwanag ng ika-14 hadith. At inshallah ay dadagdagan natin ito dahil kunti na lamang natitira doon sa 14 hadith. At ngayon ay dadagdagan natin ang ika-15 hadith insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Now, bago ang lahat, i-recap muna natin kung ano yung ating nagiging subject last week. Ito ay isa sa napakagandang hadith na ating natunghayan, masha'Allah. Masha'Allah, tabarakallah. Ano yung ating paksa last week? Ito ay may kinalaman pa rin sa ithbat uluwillah. Ito yung pagpapanatili, pagpapatibay, pagpapatutuo sa pagiging kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, yung nagiging batayan dito, yung ika-14 na hadith. So, babanggitin lamang natin ang kabuuan, yung 14 na hadith, at pagkatapos ay kukontinuation natin yung naputol, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli shay, faliqal habbi wal nawa, wa munzilat tawrati wal injil wal furqan, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dhabbah, أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. So ang ibig sabihin ng hadith mga kapatid, O Allah, Panginoon ng 7 kalangitan, Panginoon ng kalupaan at Panginoon ng dakilang trono, Panginoon namin at Panginoon ng lahat ng bagay, ang nagbibitak at nagbibiyak o naghahati ng alhab. Anong halhab na talakay natin? Butil. Okay? At ng annawa, yun yung buto. Malinaw? Okay. Ang tagapagbaba o tagapagpahayag ng At-Tawra, ng Al-Injil at ng Al-Furqan. Ang Furqan, yung Quran. Malinaw? Ako ay nagpapakurkup sa iyo mula sa kasamaan ng aking sarili at mula sa lahat ng kasamaan ng dabba. Anong dabba? Lahat ng mga gumagapang sa lupa. Kasali na rito yung tao. Okay? Naipaliwanag natin yan. Lahat. So, ibig sabihin, natalakayin natin na lahat ng gumagapang may kasamaan. Malinaw? Okay. Ikaw ay tagakuha ng anasiya. Ang nasiya, anong tinutuwang nasiya? Yun yung cerebrum. Okay? Na kung saan dito ang memory, nakalagay memory ng tao at saka nakalagay yung pag-iisip ng tao. Ito yung nag-iisip, yung cerebrum. Okay? So, ikaw ang al-awwal. So, ito yung ating papaliwanag natin. Ikaw ang al-awwal. Walang anuman ang nauna sa iyo. Ito. Antal awwal palay sa kabla ka shay. Wa antal batin palay sa kaduna ka shay. Iqdi anni ad-dain wa aghnini anil faqr. So, ito yung ating ipapaliwanag bilang continuation sa ika-14 na hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, sa kanyang sinabi, sino nagsabi? Sino nagsabi ng hadith? Si Propeta, of course, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang sinabi na antal awwalu falaysa kaqabla ka shay. Ikaw ang al-awwal, walang anuman ang nauna sa iyo. Anong al-awwal? Okay? Masha'Allah. You are the first. Okay? Al-awwal means in English term yung tinatawag na al-awwal. Hindi awul ha? Awul, ano yan sa pulis yun? Awul. Okay? The first, an awwal.
The first, sabihin ang una. Malinaw? So ang kabilang sa tinatawag na katangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang Al-Awwal. Siya yung Al-Awwal. So pwede mong, pwede kang, ang isang tao pwede ipanana Abdul Awwal. Malinaw? Sapagkat ang Al-Awwal ay kabilang sa kanyang tinatawag na pangalan. At pwede mong, yung Ab, pwede mo siyang i-attach doon sa anumang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Muhaymin. Diba? Abdul Aziz, Abdul Abdul Malik, so Abdul Awwal. Pero wala pa tayong narinig na ganun, di ba? Na pangalan Abdul Awwal. So baka ikaw pa kapatid, first time. Okay, Al-Awwal. So ito yung, at ito yung sabihin niya, at yung tafsir ng Al-Awwal, ito yung tafsir niya. Palaysa, okay, palaysa kabla ka siya. Yun ang tafsir ng Al-Awwal. Yun yung paliwanag ng Al-Awwal. Yun yung tinatawag na interpretasyon ng Al-Awwal. Mismo, ang nag-interpret nito ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, at walang pinakamaalam pagdating sa tafsir, pagdating sa pagpapaliwanag, pagbibigay ng kahulugan, maliban lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay? Ito yung kanyang tafsir sa kanyang sinabi na Antal Awwal, at ikaw ang una, ang una. At ang Al-Awwal mula sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakatanda natin yan. Now, sa kapaliwanag ng ayah na nauna nang naipaliwanag natin, actually yon ay naipaliwanag natin sa mga nakaraang pang mga lecture, ika nga, binanggit natin na ang mga ahlul falsafa. Ang ahlul falsafa, ito yung mga philosophers, mga kapatid. Okay? Falsafa, on the word philosophy. Okay? Falsafa. Yan, mga ahlul falsafa. Ahlul? Falsafa. Mga philosopher, mga philosophers, mga pilosopong tao. Yun ba ang Tagalog nun? Mga philosophers, mga pilosopo? Okay? Mga filosofiya, filosofiya, yun ang philosophy. Pero yung gumagamit ng filosofiya, philosopher. O, ang pilosopo. You know? Okay. Hindi yung pilosopo na, which is na kanto-kanto na pag nagsalita pilosopo ba, yung mga aasarin ka o ano paman, pilosopo din tawag natin dun, di ba? Okay, pero yung mga philosopher, matatalino yung mga yan. Okay, pagdating sa mga bagay-bagay, maliban lamang sa tinatawag na akida. Okay, ang nabanggit natin na ang mga philosophers ay kanilang pinangalan na ang Allah subhanahu wa ta'ala na Al-Qadim. Siya yung Al-Qadim. Okay, sabi nila, isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Al-Qadim. No, pag narinig niyo Al-Qadim, ano yung, wala ba kayong na-encounter na word na Al-Qadim? Luma. Ha? Luma. Yes, mashallah. Luma means ancient. Okay? The ancient. Sabi nila, one of the names of Allah is ancient. Sabihin ang luma. Ano yung opposite ng luma? Al-Jadid. Okay? Kaya nga't ni Jadid, Muslim, new Muslim. Malinaw? Okay, yun yung kapatid. So sabi ng mga philosophers, kabilang sa pangalan ng ating tagapaglikha ay walang iba kundi Al-Qadim. That the question is, it is acceptable? Totoo ba ito? Or katanggap ta para sa inyo? Ito ba ay katanggap-tanggap? Ito ba ay tama? O hindi? Sige nga, matry nga natin. Tama. Okay. Ito ba ay tama na kabilang sa kanyang pangalan ay Al-Qadim? Kabilang ba? Kabilang. Anong dalil ninyo? Anong dalil ba, anong batayan ninyo na ang Al-Qadim ay kabilang sa pangalan niya? Dahil siya ang Awwal. Porke ba Awwal, Qadim siya? Hindi, matagal. Ibig sabihin na nung unang siya yung okay, dito ngayon mga kapatid, tandaan natin, ha? Pinag-aralan natin yung akida. Ano ha? Akida yung pinag-aralan natin. Pag sinabing akida, basically ito ay patungkol sa ating tagapaglikha. Patungkol sa kanyang pangalan, patungkol sa kanyang mga attributes, patungkol sa kanyang batas. At pakatandaan natin, anything na may kinalaman sa kanya, hindi natin pwedeng itangi siya o at ipangalan siya ng walang dalil. Okay? Yan ang pinakapundasyon ng ating akida. Malinaw? Kailan mutlakan laya Jews. Ibig sabihin ay absolutely it is forbidden para sa atin
na kahit pa sabihin natin, siguro maganda ito kasi. Kasi it, sa palagay ko, ganyan eh. Oh, palagay. Yes, hindi mo pwedeng ikuro-kuro at ipapalagay at ikakabit mo yon sa ating dakilang tagapaglikha. Kahit pa sa isip mo, kahit pa understandable yon, kahit pa yung meaning is parang maganda. Okay? Para maganda. Pero hindi natin pwedeng bigyan siya ng katangian, bigyan siya ng pangalan na wala tayong pinanghahawakang batayan. Malinaw? Okay. Kahit yung mga philosophers, dahil sa naisip nila na siguro siya yung tinatawag na first, ika nga, siya yung nauna, pag sinabi nauna, siya yung pinakaluma, kaya nga pinangalan niya na Al-Qadim. Okay? Pinangalan na nila na tinatawag na Al-Qadim. Malinaw? Ang sabihin, ang sinauna, ang luma, yan, the ancient. Oh, sila, yun ang kanilang tinatawag. Kaya ang mga philosopher, magaling sa pag, ano ba, yung, pagsasalik ng ganyan, pag-iistima o kaya sabihin natin ano. Pero, kaso lang, kahit anong guide ka, gaano lang katalino, pag lahat ng bagay may limitasyon. Okay? Hindi na makakayanan, mga kapatid. Kahit anong ginagawa nila, you know, dinidiscover na yung tinatawag na ano, yung universe. Okay, at kung ano-ano yung mga ano na mga iniimbento nila, something like that. Malinaw? Okay. At ito lang doon mga kapatid, ito ay hindi kabilang sa mga magagandang pangalan ng Allah Subhanahu wa Taala. So ang Al-Qadim ay hindi kabilang. Hindi natin pwedeng i-regard siya as one of the names of Allah in kabila sa kanya mga tinatawag na magagandang pangalan. Na kung kaya hindi na dapat na ipapangalan natin ito sa kanya. Malinaw? Ngunit sa ibang banda mga kapatid, ito ay maaring gamitin hinggil sa kanya sa paraang impormasyon o pagpapabatid. Okay? Paraang impormasyon na ipapaalam na siya yung tinatawag na ano, sabihin na siya yung nauna talaga, walang duda, at walang anumang bagay na mas nauna pa sa kanya. So, in terms of information, pagbibigay ng pagpaparating, pwede yun. Pero yung itutuldukan natin na yun ay kabilang sa kanyang pangalan, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Kasi malino, kapag pangalan niya, siya mismo nag-declare at ang propeta salam na yun ang kanyang pangalan. So once mawala man tayong dalil na siya ay tinawag na sa kanyang sarili na Al-Qadim, at wala tayong matagpuan sa halita, tinawag na salam na ang kanyang Panginoon ay Al-Qadim. Malinaw? Wala. Okay? Pero sa paraang impormasyon, sa paraang pagbibigay ng ano, walang problema. Walang problema. Pero yung tutuldukan natin, okay, na kung saan yan ang kanyang pangalan, ayan ay bagay na hindi pwede. Okay? So, yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang bagay na may kinalaman sa pagpapabatid ay mas malawak ang saklaw kaya sa mga bagay na may kinalaman sa magpagpapangalan. Kasi ang pagpapabatid sa Arab, ito yung tanatang makabar. Okay, at saka yung tanatawag na tasmiya. Ang tasmiya, ang khabar, ito yung pagpapabatid, to inform. Di ba may khabar news? Di ba? Yeah, sa balita, khabar. Yan ang sabihin ba, khabar? Pagbasa, pagbigay ng impormasyon. Yung tasmiya, pagpapangalan. So, sa larangan ito natawag na ano, mas malawak kasi ang khabar, yung pagbibigay ng pagpapabatid, pagpapahayag, kaysa tinatawag na pagpapangalan. Kasi ang pagpapangalan, specific siya. Okay, particular siya mga kapatid. So, kinakailangan ng evidence at saka tinatawag na proof. Sapagkat ang Al-Qadim ay hindi kabilang sa mga magagandang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mayroong di kasakdalan sa pangalang Al-Qadim. So dito, kung ipagpalagay natin na ang Al-Qadim ay kabilang sa kanyang pangalan, meron dito tinatawag di kasakdalan. Naks. Ano bang sabihin na di kasakdalan? Di kasakdalan means hindi ganap. Hindi siya tinatawag na, hindi siya perfect ika nga. Out of perfection. Okay? Magiging hindi ganap siya. At magiging tinatawag na sabi natin ay disakdal. Okay? Malinaw? Hindi siya kompleto ika nga. Malinaw? Hindi. So, pag sinabi hindi angkop, hindi yung sakdal para sa kanya. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala is napakalayo sa imperfection. Pagkatandaan natin niya, either kanyang pangalan, katangian is above. Okay? Of all, tinatawag na imperfection. Okay? So mga kapatid, bakit? Dahil ang kadim, dahil ang dati o ang tinatawag na luma ay maaaring maging nesbi. Maaaring maging tinatawag na nesbi. Ibig sabihin tinatawag na sa relative ikana. Ibig sabihin yung al-kadim, maaaring siyang maging tinatawag na nesbi. Means relative. Hindi yung relative na makamag-anak ha? Relatives in something. Ano ba? Okay?
Okay, Nesbi, bakit hindi mo ba nakikita ang sinabi ng Allah? For example, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Yasin, chapter 36, verse 39 na banal na Quran, sinabi ng Allah, وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَدَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. O, di maroon ang Al-Qadim, كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Ano ibig sabihin ng ayah? At ang buwan ay tanda pa rin para sa kanila ang paglikha nito. At sinukat namin ang daraanan nito sa bawat gabi. Yan sabi ng Allah. Sinukat namin yung sinukat namin yung dadaanan ng buwan sa bawat gabi, kapatid. Sukat na sukat yan. Kaya hindi pwede siyang lumagpas sa kanyang hangganan. Kasi pag once lumagpas sa kanyang hangganan, wala na. Araw na ng paghuhukom. Okay? Kasi bakit? Makikita na yung araw, sisikat sa tinatawag na? Ibig sabihin, yung araw at saka buwan, talagang sukat na sukat yan. Kaya nga't maging sa tinatawag na, alam mo, sa mga navigators ba yung tawag dyan? Sa mga aviators? Sa himpapawid? Hindi sila pwedeng lumagpas doon sa sukat nila na kung saan yung destination nila. Otherwise, bubumbay sila ng Russia. Di ba? Okay, yun nangyari sa mga biglang nag-banish yung tinatawag na plane. Kasi bakit ha? Sumubra sila. Malinaw? Okay. So pag talagang pag di ka talaga tumupad doon sa kung ano yung talagang nakalaan para sa iyo, talagang problema. 'Di ba? Ganun yang sabihin, yung mga buwan at saka araw talagang reality, sila yung mga Muslim. Hindi sila pwedeng sumuway. Sila yung totoong tanatawag ng mga Muslim. Kasi they are not colliding each other eh. Kasi pag they are colliding, problema. Guno na ang mundo ngayon. Maninam? So na mag-uumpisa ito bilang isang maliit na gasuklay o crescent. Alam natin 'yon, yung hilal. Okay? Hanggang sa ito ay maging isang bilog na buwan. So talagang sukat na sukat. At pagkatapos ay babalik na naman ito sa kanliitan na katulad ng matandang balukto. Nakatulad ito, kal-urjunil kadim. Katulad ng matanda. Okay? Kuwato dyan ng luma or matandang baluktot na tuyong sanga ng datilis. Halinaw? Dahil sa nipis. Dahil sa tinatawag nipis. Alam mo yung, tinatawag na ano? Yung ng dates? Sanga ng dates? Matanda talagang mabaluktot siya. Okay? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng matanda o kadim, matanda, luma. Okay? Katulad ng matandang baluktot na tuyong sanga ng datilis dahil sa nipis, pagkabaluktot at pagkadilaw nito. Now, anong punto nito mga kabasa panapalatang Islam? At ang al-urjunal kadim na sinasabi natin kanina yung luma at saka yung matandang baluktot na sanga ng datilis, ay which is yung ay hadith, ibig sabihin hadith, ang ibig sabihin ng hadith, ito yung tinatawag na panibagong pangyayari. Okay? Ngunit ito ay luma o dati lamang bilang paghahambing sa kung ano ang naganap pagkatapos nito. Okay? So, ibig sabihin, this be yung kadim. So, ibig sabihin, meron tinatawag na imperfection dito, yung tinatawag na al-kadim. Kaya nga, hindi mo pwedeng ipangalan sa kanya ang kadim sapagkat ay ang al-kadim na sabihin natin na name ay meron siyang tinatawag na di kasakdalan. Okay? Meron siyang di kasakdalan. Malinaw? So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa imperfection ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi niyang tinatawag na al-awwal, kaya al-awwal, pag sinabi al-awwal, walang nauna sa kanya. Walang tinatawag na nauna. Samantala ang kadim, maaaring luma, pero may mga naunang luma eh. Di ba? Halimbawa ito, luma ito, mayroon tinatawag na sabihin natin luma. May ibang mga luma. Di ba? Pero hindi mo pwede sabihin nauna ito. Kasi pag sinabing nauna, wala pang nauna sa kanya. Okay, man. Di ba? So yun yung mga kabasa panampalatay isa. Kaya meron tinatawag na relative. Meron siyang nasbi. Now, sa kanyang sinabi na wa anta dhahiru falaysa ka fawqa ka shay, ito na yun. Wa anta kulang ako dito. Okay? Wa anta dhahiru, ay yun pala, wa anta. Yun na. Nahulang ako. Wa anta dhahiru falaysa ka fawqa ka shay, ibig sabihin, ikaw ang dhahir. Walang anuman ang nasa itaas mo. Okay? Wa anta al-akhir falaysa ka ba'da ka shay, ibig sabihin, ikaw yung pinakahuli after that. Ikaw yung huli at wala nang tinataw na, wala nang pagkatapos mo, ikaw nga. Because he's the first and the last. Al-akhir. Sorry. Al-awwal, al-akhir. Al-akhir means the last. Palay sa da'da ka siya. Walang anumang pagkatapos mo. Maninaw? Siya yung dalas. Kaya nga sa walang hanggan. Malinaw, walang hanggan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kanyang nilikay may hangganan. Pakatandaan natin yan. Malinaw?
para sa, pero sa kanya walang tinatawag na hanggan. Now, sa kanya sinabi na, وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَكَ فَوْكَ كَشَيْءٍ, ikaw ang zahir, walang anuman ang nasa itaas mo. Now, meron tayong tanong, another name is al-zahir. Al-zahir. Okay? Al-zahir. Ibig sabihin, walang anuman ang nasa itaas mo. Siya ibig sabihin, siya yung tinatawag na kataas-taasan. Yung ibig sabihin ng al-zahir. Highness. Exaltedness. Okay na? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. So, ang al-zahir, kabilang sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede sabihin abdu-zahir. Okay na? Abdu-zahir. Now, ang salitang zahir ay mula sa salitang zuhur. Alin ang zuhur? Okay, zuhur. Anong zuhur? Tanghali. Alam mo kung bakit tinatawag na zuhur tanghali yon? Tanghali, yes. Bakit? Alam mo kung bakit? Meron kayong bang idea? Bakit siya tinatawag na zuhur, na tanghali? Yung zuhur, bakit tinawag na tanghali? Why? Sapagkat, ang ibig sabihin ng zahir, lumitaw. Okay? Lumitaw kaya nga talit, isa sa may meaning ng zuhur, paglitaw. Kaya nga, pagtanghaling tapat, tirik na tirik ang araw. Litaw na litaw yung araw. Kaya tinatawag na zuhur. Kitang-kita. Malinaw? Litaw. Okay, yan isa sa mga meaning na tinatawag na zuhur. No. Salitang zuhur na katulad ng kanyang sinabi na famastata'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Ang yan ay suratu al-kahaf. Famastata'u ay yadharuhu. Yadhar, from the zuhur. Okay, yadharu. At ito ay tungkol kay Ya'juz at si Ma'juz. Alam niyo ba kasi Ya'juz at Ma'juz? Excited na ba kayo mamit sila? Kapatid, delikado yun. Okay? Kasi pag lumabas yun, talagang patay tayo mga. Okay? At dahil doon ay hindi na nakayanan ng mga Ya'juz at saka Ma'juz na umakyat sa ibabaw. Ito na zuhur, ay yadharu. Hindi na nakayanan umakyat sa ibabaw. So pag umakyat ka sa ibabaw, syempre lilitaw ka. Malinaw? Yun ang may connection niya sa mga bawat kahulugan, ika nga. Malinaw? So, hindi nakayanan ng Ya'juz at Ma'juz na lumitaw, umakyat sa tinatawag na ibabaw ng harang. Kasi ba, sino nagharang sa kanila? Si Dhu al-Qarnayn. Okay? Dahil sa taas at pagiging madulas nito. Kaya nakakulong sila until now. Darating araw ng paghukom, nabubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila, para sila yung tinatawag na maghasik ng lagim sa sangkalupaan. At hindi rin nila nakayanan na humukay sa ibaba nito dahil sa lalim ng pagkakabaon at pagiging tibay nito. So ang punto dito yung tinatawag na zuhur, yadharuhu, ibig sabihin ay umakyat, hindi makayanan ng Ya'juz sa Ma'juz na umakyat para lumitaw sila. Okay? Para sila pumaitaas. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na al-zahir. In literal sense, ibig sabihin nyo, pagiging nasa ibabaw. Okay? Pagiging tinatawag na nasa ibabaw. Na nangangahulugan na pumunta sa itaas o umakyat sa ibabaw ng harang. Yan ibig sabihin ng aya. Ngunit sa sino mang nagsabi na siya ay zahir sa kanyang aya. So ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, ito yung punto na siya ay al-ulu. Al-zahir means, ito yung batayan sa tinatawag na pagiging al-ulu. Ano bang al-ulu? Pagiging kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na siya ay ang al-zahir. Kaya pala, falaysa fawqa kashay, walang anumang bagay mula sa kanyang nilikha, mula anumang bagay na nasa kanyang ibabaw. Ibig sabihin siya yung nasa ibabaw, nasa kataas-taasan, kaitaas-taasan. Malinaw? Yes, nasa na, nakalugas sa, di ba sa hadith, nasa ibabaw ng kanyang tinatawag na trono, mga kapatid. Ngunit may mga nagsabi na sinabi nila na siya ay zahir sa kanyang aya. Zahir sa kanyang tinatawag na aya, ito ay isang kamalian. Okay? Na yung kanyang ayah, ibig sabihin, zahir siya sa yung kanyang tinatawag na sabihin natin mga palatandaan. Ayan niya, ano sa ayah? Malino na palatandaan sa kanyang kadakilaan. Zahir siya. Bigibin siya ay tinatawag na mataas. Yan ang sabi nila. Siya yung nasa ibabaw. Okay? Ngunit ito ay kamalian, maling interpretasyon, mga kapatid, na kung saan ay bilang pag-deny, ika nga, na siya ay nasa direction o nasa tinatawag na lugar na mataas, which is kaitaas-taasan. Sa kadahilanan na walang sino man na higit na maalam hinggil sa interpretasyon ng salita ng Allah maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi na wa anta dhahir falaysa fawqa shay, ikaw ang dhahir, walang anuman ang nasa itaas mo. So ibig sabihin nang yun sa which is lugar, which is direction, ika nga. Bilam alino direction na kung saan ito yung mga asyaira,
ayaw nilang maniwala na mayroong direksyon ang dakilang tagapaglikha, na andun siya sa isang direksyon. Ayaw nilang maniwala. Pero pinabulaan na natin niya sa napakaraming batayan, hadith, Quran, logic, at sa katanatawag na fitra, di ba? Fitra. Tulad nung yung malakas na malakas sa fitra doon, yung langgam eh, yung kay Prophet Sulaiman alayhi salam. Di ba no yon? Balik natin, yung langgam na nakalagay sa hadith, di ba? Yung nanalangin yung mga langgam at nakatihaya patungo sa tinatawag na kalangitan. Hindi na? Yun yung fitra. Yung dali ng tinatawag na fitra. Subhanallah. At kanyang siya, yun nga, bago siya ang siya na Allah ay nasa kaitaas-taasan ng lahat ng bagay. Now, sa kanyang sinabi mga kapatid na wa antal batin falay sa duna kashay. Wa antal batin falay sa duna kashay. Okay? Ang ibig sabihin ng wa antal batin, ikaw, at ikaw ang al-batin, walang mas malapit kaysa sa iyo. So, meron tayong another name sa Allah na al-batin. So, may pwede Abdul Batin. Al-Batin. Okay? Al-Batin, mga kapatid, walang mas ma... Na, may mga nag... Wallahi, mga, pag nababasa niyo, may mga English dyan, may mga English na translation ika nga ng Al-Batin, na kung saan sinasabi nila na, kung itatagalog natin, ikaw yung batin at walang anumang nasa ibaba mo. Okay? Nasa tanatong na ibaba. So, yan ay tagilid na tinatawag na interpretasyon. Kasi kung walang mas baba, eh, ano yung trono niya? Nasa ibaba yung kanyang trono. Diba? Kaya nga hindi niya sinabi tahat eh. Di, katulad ng isa na wa antab dahil wa araw, falay sa fauk. Taas. Diba? Talagang fauk talaga yung which is talagang malinaw na yun ay direction. O kaya yung lugar, fauk. Samantala yung tinatawag na wa antab batin, yung kabila, falay sa duna, kayo gana, it's duna. Okay? Ini si Duna binibiya, Duna. Okay? Duna means yung tahat, yung walang nila ginamit. Kasi pag sinabing tahat yon, means talagang ibaba. Ibaba. Pero ang ginamit niya is Duna. Kaya nga, ang pinaka-correct na tinatawag na interpretation ng Duna is walang anumang walang mas malapit kaysa sa iyo. Walang mas malapit kaysa sa iyo. Kasi ang Duna from the word yadnu, lumapit, takaraba. Okay? Korb, malapit. Kaya ibig sabihin ang tinatawag na duna. Kaya kahit hindi mo alam yung original, kapag nagbabase ka lamang sa itinatawag na interpretasyon at wala yung original, eh, maaaring magkamali ka, maaaring tinatawag na ano. Malinaw? Okay? Kaya ang ginamit yung prosesan lang is duna, hindi tahat. Kasi kung tahat, eh, meron siyang trono, andun yung kanyang kalangitan, andun yung kanyang mga nilikha. Pero ang ginamit na duna, ibig sabihin, there is, but ihip, isa sa mga minang duna is tahat. Pero maraming meaning ng duna. Kaya ang duna ay, ito yung tinatawag na karkorb. Ibig sabihin, malapit. Nangangahulugan na, ikaw ang batin, walang anumang bagay na mas malapit kaysa sa iyo. Nangangahulugan na walang sino man ang nangangasiwa sa lahat ng bagay, bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang walang katulad maliban sa Allah, pakatandaan natin yan, walang anumang nakakubli sa Allah. So, yung duna at yung pagiging malapit ito, ito yung ika-15 hadith. Yan ang ating magiging topic. Katangian ng Allah na bilang pagiging malapit. Okay? At yan ay pinatunayan ng ibang mga batayan. Okay. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay nasasaklawan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito kanyang sinabi, at ikaw ang batin walang mas malapit kaysa sa iyo. Ibig sabihin, walang ibang makapagbibigay ng kapangyarihan maliban sa iyo. Walang ibang makakapagbigay sa anumang bagay maliban sa iyo at walang makakapagbigay ng kabutihan ng may kabutihan sapagkat mula sa iyo ang kabutihan at kapakinabangan. Wala yang faul jajad di minkal jad. Ang ibig sabihin ng duayan mga kapatid na kung saan ay walang makapagbibigay ng kabutihan ng may kabutihan, you know, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya yung pinagmula ng kabutihan. Diba? Halimbawa, mabuti ka, pero yes, ibig sabihin ay walang makapagbibigay ng kabutihan sa isang bagay na mabuti, maliban lamang sa nagmamayari ng mabuti. At yan ang Allah, at nagmumula sa kanya, tinatawag na kabutihan. Sa kanya sinabi na, iqdi an-niddain. Ito na, iqdi an-niddain. Okay? Iqdi an-niddain. Anong ibig sabihin ng iqdi an-niddain? Ipagkaloob mo ang kabayaran ng aking pagkakautang. Speaking of utang, ito yung mahirap na topic. Okay? Ito yung mabigat na topic talaga, kapatid. Yung utang na yan. Okay?
Kasi maraming natamaan dito eh. Pero alhamdulillah na ito yung dua, napaka the best na dua mga kapatid. Subhanallah. Na talagang na dumadalangin ka sa Allah, nagsusumamo ka, nabayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagkakautang. Malinaw? Kasi siya yung nagkaloob sa atin ng kakayahan para magbayad ng utang. May mga tao naman na pagkatapos bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan, tinakasan yung utang. Problema yan. Yun ang mahirap. Okay? Subhanallah, ilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ganitong klase ng tao. Malinaw? Okay. Now, ang ikdian na dayin, ang dayin, now, pag hindi mo alam ng Arabi, baka sa kabasa mo, ikdian ni ad-din. Ah, problema yan. Kasi, pareha sila ng spelling eh. Pero yung pagbinasa mo na siya magkakaiba pag bigas. Diba? Ikdian ni din. Ah, din. Problema, pananampalataya yun. Bayaran mo sa akin ang panging pananampalataya. Lino? So, dayin. Lino? So, ang dayin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, which is literal meaning ng dayin is, utang. Okay? Utang na loob. Ano bang ibig sabihin ng utang na loob? Okay, Englishin nyo nga. Anong English ng utang na loob? Okay, deep inside? Okay, anyway. Ito ay ang, ano ibig sabihin ng nadain, mga kapatid? Ito ay kung ano ang dapat bayaran ng isang tao na may kaugnayan sa kayamanan? Yes. O di naman kayo may kaugnayan sa karapatan. So ang dayin sa Arabic, sa Islamic term, sa Islamic na Islamic kung pagpapakahulugan, hindi lamang tumutukoy sa material. Malinaw? Bagos maging sa tinatawag na ano 'yon? Maging sa yes, sa karapatan o tinatawag na ano 'yon, intangible ika nga. Intangible object. 'Yung mga hindi nasasalat at hindi na nahahawakan. 'Yun 'yung karapatan. 'Yun 'yung tinatawag na sabi natin abstract. Malinaw? Yun, tinatawag na karapatan. So, dalawang klase ng utang, material at saka tinatawag na, sabi natin ay intangible. O sabi natin karapatan. Halimbawa, kapag binili ko ang kailangang bagay mula sa'yo, halimbawa, kailangan ko sa'yo yung tinatawag na bahay. Kunyari lang, okay? Tapos, hindi ko binayaran sa'yo ang halaga nito. Malinaw? Kung ganoon, ito ay tumutukoy sa utang. Maulog yun sa utang. Tandaan na, hindi mo binayaran yung tinatawag na halaga. Bumili ka, pero hindi mo binayaran ng halaga na yun. So, saan ang pupunta? Utang. Malinaw? Utang. Kahit na ito ay ipinagpaliban yung, sabi natin yung bayad. Mm-hmm. Okay. Now, sa kanyang sinabi na, waag nini man amin al-fakri, at ako'y iyong pasapatin o isalba mo sa kahirapan. Oh, napakaganda ng dua. You know? Ipasalba mo ako sa kahirapan. Pasapat, magiging sapat, ika nga. Isalba mo ako sa pagiging kahirapan. Alam natin kapatid, napakatindi kapag tayo ay nalulugmok doon sa kahirapan. Alam natin yan. Di ba? At hindi ma-appreciate ng isang tao ang yaman ay binigay sa kanilang Allah kung hindi siya dadaan sa pagiging mahirap. Malinaw? Subhanallah. Kaya nga't yung mga hindi dumadaan sa tanataw na mahirap, waldas dito, waldas doon, walang pakundangan. Hanggang sila ay maghirap, doon nila ngayon malalaman, ma-realize kung gaano kahalaga yung yaman na binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pero tayo, lagi naman tayong mahirap, lagi natin na-appreciate kung ano man ang napakaliit na bahagi na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. And that is a good thing sa isang mananampalataya. Yung mahirap ka na, nagmayabang ka pa, hindi ka pa marunong pasalamat, naiwan ko na lang sa'yo. Ano na? Bahala ka sa buhay mo. Hmm? Yes, contentment. Ano yun? Yun yung wala sa tanataw na wala, yun yung wala sa ibang iba, sa ibang tao. Yun yung meron sa atin, mga kapatid. Yung contentment. Subhanallah. Ay, karamihan sa mga Muslim, alhamdulillah, ay contento sila sa kung ano man ang buhay na meron sa kanila na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fakar, pakatandaan natin, o kahirapan, o karalitaan. Yan ang ibig sabihin al-fakar. Kahirapan, kasalatan, ano pa, karalitaan, kadukhaan, mashallah talaga, malalim palalim ng palalim ha, okay. Ay ang kalagayan ng kawalan o kasalatan. Pag sinabing fakir ka, talagang walak, walang wala ka talaga. At walang pag-alinlangan na ang kahirapan ay nagbibigay pressure sa nafs. Nagbibigay pressure sa tanataw na nafs ng isang tao, di ba? Nagbibigay, walang duda, yung pag-iwag mo sabihin na pag hindi ka pag mahirap ka, hindi ka pressure. Pressure ka, kapatid. Diba? Saan ka kung saan ka makakahanap ngayon ng makakain mo, diba bilang sa pressure? Kung saan ka ngayon na sabi, pupunta ka doon sa mall, hindi ka makapunta kasi wala kang pamasahe. Alam mo yung ganun?
May kutsi ka nga pero wala ka na pang gasolina. Pressure yun. Subhanallah. Tapos gusto ko magsuot na nga, wala kang pag Friday gusto mo makabili dahil kinakailang presentable ka sa harapan ng Allah pero wala ka. So pressure talaga yan. So lahat ng dumadaan sa kahirapan ay talagang pressure sa kanilang mga, sa kanilang nafs, sa kanilang sarili. At kasama sa mga utang ang kahihiyan, pakatandaan natin yan. Kasama sa utang ang kahihiyan. Okay? Paano kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil ang isang nagkakautang ay nakakaramdang ng pagkahiya sa inutangan. Walang duda. Nagharap na, walang bawa, tayo ay meron tayong tanatang na pagkakautang sa isang kapatid. Lalo pat, medyo palapit na yung duration, wala pa tayong pambayad. Di ba? Nahiya kang umarap sa kanya. At lalo nahiya kang umarap ulit sa kanya. Di ba? Alam natin yan. Kasi lahat tayo pinagdaanan natin yan, mga kapatid. Okay? At ang isang mahirap na tao ay laging nasa pangangailangan, pakatandaan natin yan. Ang isang mahirap ay laging nasa pangangailangan lagi yan. Nasa pangangailangan lagi. Marahil ang kahirapan ay magdadala sa kanya. So, ito'y delikado. Maaring yung kanyang kahirapan na yan ay magdadala sa kanya sa paggawa ng di makatarungan at bawal na gawain. Maari, kapag wallahi, kapag hindi siya tinawfikan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nga, ano yung laging sigaw ng mga nagrarally laban sa gobyerno? Di ba? Dahil sa kahirapan, nakagawa kami ng ganito. Di ba? Nakapag-drugs kami, kaya nga dahil sa kahirapan. Di ba? Natukhang kami dahil sa kahirapan. Subhanallah. Dahil sa kahirapan ay sabi natin ay may nanglilimos, ika nga. May nagnanakaw. Mayroon tinatawag na sabi natin, pero wag ka. Mas matindi yung pagnanakaw ng mga mayayaman. Ha? Huh? Kasi yung mahirap, kapag nagnakaw yung mahirap, lantaran eh. Yeah. Kukundin sa kalantaran talaga. Lantaran talaga siya. Makikita mo talaga na yung ginawa niyang pagnanakaw, yung mayaman hindi, kasi under the table yan. Okay. Why? Bismama, bulto-bulto. Corruption. Yan, bismama yan. Wala, corruption is kabilang yan sa tanatong ng pagnanakaw, ng kaba ng bayan. Malinaw? Subhanallah. Sino, mga kapatid? So, ibig sabihin, yung maaari yung kahirapan ay magdadala sa isang tao sa paggawa ng di makatarungan sa kanyang kapwa at maging sa kanyang sarili. At magdadala sa isang tao sa paggawa ng pagbabawal na gawain, mga kapatid. Mga bawal na gawain. Hindi ba dumating sa inyo, mga kapatid, ang balita hinggil sa tatlong tao? Narinig niyo ba yung kwento na ito? Tungkol sa tatlong tao na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung tatlong tao na nakulong sa loob ng kuweba. Alam niyo yung kwento na ito? Hindi yung Ashabul Kahf, hindi yung tinatawag na kwento sa tinatawag na Suratul Kahf. Bukod ito, mga kapatid, sila ay sabihin natin sila ay naglakbay, tapos nadaan na nadatna ng malaking ulan, tapos sila ay sumilong doon sa loob ng kuweba at pagkatapos sila ay sinaraduhan. Di na? Sinara. Actually ay nung na-recall sa akin yung balita na sa Thailand ata yung nangyari, di ba? Yes, so sila ay mga soccer player ba 'yon? Sila yung parang katulad nito yung kwento nila, talagang nakulong sila ng ilang araw, kapatid. Okay? So yun yun. So bawat isa sa kanila, so ano paano nangyari? Bakit paano sila nakalabas? Bawat isa sa kanila ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting nagawa. Okay? So para sa isabihin, sa Islamic Sharia, pag ikaw ay nasa kagipitan, maaari mong gawin ang paraan na ito. Magsumamo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong mabuting nagawa. So imagine mo talaga anong mabuting nagawa mo na talagang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pamamagitan nito, inshallah, tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, di man kayo, wala kang mabuting nagawa talaga. Yeah, problema yon. Okay? Malaking problema yon. Okay? So isa sa kanila ay yung may mga bagay na akala mo mabuti pero pala hindi tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? May mga ganyan. Na akala mo mabuti, sa palagay mo mabuti, yung pala ay sablay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, huwag tayong makasisigurado, mga kapatid, at yung mga ginagawang pagsamba sa kanya ay talagang itinanggap niya yun. At lagi natin sinasa, inshallah, at nandiyan yung positiveness, ika nga, pagiging optimistic na yun ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. But don't be assured, kasi pag naging sure ka, kampanti ka. Okay? Huwag kang maging kampanti, mga kapatid. Okay?
So bawat isa sa kanila, yung ginawa, nagsusumamo sa Allah sa pamamagitan ng kanilang mabuting nagawa. Isa sa kanila ay mayroong pinsang babae. Ito na, huwag natin ano yung napaka, bawat isa sa kanila, isa na lang doon. Na kung sa naging, patunay ika nga ng kahirapan. Isa doon sa kanila, mayroon siyang pinsang babae. Okay? Pinsang babae na labis niyang kinahuhumalingan. In love siya doon sa kanyang pinsang babae at siya ay kanyang inakit lagi. Inakit talaga yung kanyang pinsang babae. Laging inakit na, alam mo na, one time bedtime. Alam mo yon, one night stand, mga ganun ba? Okay? Pagbigyan ng kanyang kahilingan at ang kanyang soft desire, mga kapatid. Ngunit siya ay laging tumatanggi. Yung babae na ito ay laging tumatanggi. Takot na takot siya. Ayun yung gawin nyo, kahit anong mangyari, sapagkat ay na-preserve na yung kanyang pagiging berhin sa sinumang karapat-dapat para sa kanya. Malina? Sa kanyang tinatawag na asawa. Nang siya ay sabihin natin nagkaroon na naghirap sa loob ng isang taon, dumating yung kahirapan, naghirap itong pinsan niyang babae sa loob ng isang taon, sa yung kanyang pinsan, yung lalaki, na karakter mismo ng kwento, mayaman. Meron siyang pangkabuhayan showcase. Malina? Samantala yung pinsan niyang babae talagang ay mahirap. Tama-tama lang, ngunit nung mating yung kahirapan ay biglang naghirap sa loob ng isang taon. At siya ay nasa labis na pangangailangan. Ang isang mahirap, ano sabi natin kanina? Lagi siyang nasa pangangailangan. Na kung kaya siya ay nagtungo sa kanyang pinsang lalaki para humingi ng tulong mula sa kanya. Pumunta siya, tulungan mo ako, yung panustos ko ganito, kahit ano lang konti. Subalit ang lalaking ito ay tumanggi na siya ay tulungan, maliban na lamang na kanyang isuko ang kanyang sarili. Kaya niyang isuko ang flag ng bataan. Marino? Sa kanyang sarili na para gumawa ng pangangalun niya. Sabi niya, okay, I will help you, but one condition, give me yourself. Okay? Give me your flag, surrender it to me. Okay? Kinakailangan isuko mo yung bandila ng kagitingan sa akin. Yun yung kanyang condition. Nang dahil sa kanyang kahirapan at labis sa pangangailangan, siya ay sumang-ayon dito. So yun ang dahil. Walang doon. Dala lang kahirapan. Okay? Dahil lang kahirapan, yun lang ang maging sabi sa palagay niya, sa isip niya, yun yung purpose para maitawid ko yung aking hirap. Okay, you want it? Ticket. Basta, akin na yung kahilingan ko, suportahan mo lamang ako. Pero but, of course, alam natin, yung minsan, nasasabi natin ito, pero pag nandiyan na sa actual, biglang babago yung ating kaisipan, mga kapatid. Dahil tayo ay, mas nangingibabaw yung takot natin sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung nangyari sa babae. Pagkatapos ng nakapatong na ang lalaki sa kanya, nakatulad ng pagkakapatong ng asawa sa kanyang asawa, alam natin yun kung ano yung ibig sabihin nun, ready to rumble, okay, malinaw, wrestling na ika nga, gusto ng wrestlingin yung kanyang pinsang, kinsang tinatawag na ano, at saka talagang ready to fight, magubad na siya, something like that, sinabi ng babae na ito sa kanyang harapan, ulalaki, ittaqilla, ulalaki, ya rajul, katakutan mo ang Allah, huwag mong hayaang buksan ang singsing, maliban na lamang sa paraang makatarungan. Napakaganda ng salita, mahiwagang panlalita kapatid. Di ba? Matakot ka sa Allah. Huwag mong hayaang buksan ang singsing, maliban lamang sa tinatawag na paraang makatarungan. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin? Huwag na huwag mong tirahin ang kinin nang hindi mo pag-aari, nang hindi naman pinahintulot para sa'yo. Malinaw? Kasi ang tanging lamang magbukas ng sing-sing na yan ay walang iba kundi ang nakatala para sa kanya. Okay? Subhanallah. Ang salitang ito ay may matinding epekto sa lalaki. Nung sabi, matakot ka sa Allah. Nagkaroon, gumising, ika nga. Ibig sabihin ay nahimasmasan ang lalaki. Nung narinig niya yung tinatawag na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At minsan dito, di ba? Iba yung mga dubab dyan, mga driver ng bubab na narinig ko sa mga na-experience sa ating mga kapatid na muntik silang halayin, dadalhin sa disyerto, tapos marunong mag-arabic, et takila, walang kalas. Mafi muskila. Okay? Nila itutuloy yung kanilang masamang balak. Kasi narinig yung word na et takila, lalo pat pag Muslim yon. Kasi minsan yung tao na, yung bang nababalutan ng kasamaan ang kanyang tinatawag na puso. Pero once kapag ito ay dumating yung panangga at pananggalang, mashallah, nakarinig, ika nga, biglang sabi natin ay nabubuksan, ika nga, at naging malaya yung kanyang puso mula sa kasamaan. Subhanallah. Yan ang epekto ng merong iman ng isang tao. Subhanallah. So ang tinatawag na itakila, pagkatakos sa Allah, ay merong epekto sa tinatawag ng lalaki. Dahil ito ay nagmumula sa kaibuturan ng puso. Yung nagsasabi,
ay mula, yung nagsasabi ng itakila ay mula sa kaibaturan ng puso. So maaaring walang epekto ito sa isang tao na kung saan ay laro lamang sa kanya at hindi sincere sa kanyang sinasabi, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? At siya ay biglaang napatayo at pagkatapos at papalayo sa kanya. Ibig sabihin ay, hindi niya pinagpatuloy yung kanyang masamang balak doon sa kanyang tinatawag na pinsang babae dahil lamang sa sabihin natin kaligaya, panandaling kaligayahan. Yung bang pagtatama, pananamantala sa kahinaan ng babae. Pananamantala sa kahinaan ng isang tao bate sa kanyang kalagayan. Wallahi, matakot tayo sa Allah na masamantalahin yung tinatawag na kahinaan ng ating kapatid o ng sino mang tao. Na? Na alam mo yung kanyang kalagay na ganito, ito yung kanyang kahinaan, doon mo siya titirahin para lamang masunod ang kanyang ang kagustuhan mo. Subhanallah. Naway, tayo ay matakot at sa Allah at salba mula sa doon sa tinatawag na ganitong klase ng tama, kapatid. Kanyang sinabi, ako ay tumayo para lumayo sa kanya habang siya ay pinakamamahal na tao sa akin. Okay, tumayo. Para lumayo, layuan siya. Ngunit sa kabila nito ay mahal. Yung bang... ayoko pero mahal na mahal ko siya pero dahil sa bagay na iyon ayoko. Okay, dahil no, dumating na sa akin yung pagkatakot. Okay? Siya ay kanyang pinalalahanan ng napakagandang payo, mga kapatid, na kung saan nag-aakay sa kanya na umiwas at lumayo mula sa masamang tinatawag na gawain. Kaya nga't minsan yung pagbabayo natin kinakailangan na magagaling sa puso para magkaroon ng epekto sa isang tao. Okay? Para magkaroon ng epekto ito. Kasi kung payo tayo sa isang tao na walang hindi galing sa puso natin, wala. Mula dito, pasok dito, psh, labas doon pagkatapos. Malinaw? Okay. Na kung kayo mga kapatid, tingnan niyo yung bunga ng kahirapan. Tingnan mo? Ang punto dito, yung bunga ng kahirapan, yung dulot ng kahirapan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Yan na, isang babae ito na kanyang ipagbili ang kanyang dangal dahil sa kahirapan. Okay? Dahil sa tinatawag na kahirapan. Kaya naman, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kaya't naman ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung pasapatin o isalba mula sa kahirapan, subhanallah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumamo sa kanyang Panginoon na isalba at pasapatin siya laban sa kahirapan dahil sa panganib na patibong na dala ng kahirapan at kahigiyong pangkagipitan. Malino? Kaya nga tayo, isalba mo kami sa Ya Allah, isalba mo kami sa kahirapan. Kasi pinangambahan na kapag pagtuloy-tuloy yung paghihirap mo, subhanallah, kahit pa ikaw ay Muslim, talagang hindi maiiwasan na baka mahulog ka doon sa tinatawag na bangin. At kapag nahulog ka na doon, mahirap ka nang makabangon, subhanallah. At makaahon, mga kapatid. Kaya't naman lagi natin pinalangin, Ya Allah, isalba mo ako sa kahirapan. Bayaran mo para sa akin ang aking pagkakautang. You know? So yun eh, napakagandang dua. Kasi kung hindi magandang dua yan, hindi yan ipananalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, karamihan sa populasyon ng mundo ay mga mahihirap. Alam natin yan. Diba? Napakaraming mga naghihirap, napakaraming mahihirap sa, kung ikumpara mo sa mga may kakayahan. You know? Kaya't naman ay, dahil sa panalangin, it's a powerful dua actually. Ito ay napaka makapangyarihan at saka ito ay tinatawag napakalakas na sabihin natin dua. At inshallah ay gamitin natin ito sa ating sujud, sa ating tinatawag na panalangin, yung dua na ito, inshallah. Malinaw? Naway, tayo ay isalba mula sa anumang klase ng paghihirap. Now, but of course, ay dadya nakatapos ang paliwanag ng hadith, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, yung ika-14 hadith. Nalisok about yung mga pangalan at katangian na napapaloob sa hadith ng ika-14 na hadith. Ano yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala? Una, ang mga pangalan ay ang al-awwal. Ano yung al-awwal? The first. At ang al-akhir, ang huli, the last. Ang al-zahir, ang pinakamataas. Ang zahir means ang pinakamataas. Amin na? Okay? Yan yun, al-zahir. At ang al-batin, ang pinakamalapit. Al-batin, ang pinakamalapit. Amin na? Mula naman sa mga katangian niya, so since na pakatandaan natin, anong sabi natin? Bawat pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kaakibat na katangian. Pero hindi lahat ng kanyang katangian ay may pangalan. Yan ang pagkakaiba ng asma at saka sifat. Lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala may kaakibat na katangian. Pero hindi lahat ng kanyang katangian ay may kaakibat na pangalan. Okay. So since yan ay mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, so ibig sabihin may katangian dyan. Okay, kaya't naman,
ang tinatawag na katangian ng alawal, anong katangian ng alawal? Al-awwaliyya. Yan ang katangian ng alawal. Al-awwaliyya. Ang ibig sabihin ng al-awwaliyya is ang pagiging una. Okay? Being the first. Pagiging tinatawag na una. Pangalawa, al-akhir. Anong katangian ng al-akhir? Al-akhariyya. 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 Ang pagiging? Pagiging huli. Okay? Pagiging tinatawag na huli. At ang mga ito ay parehong itong dalawang ito ay parehong pagsasaklaw, mga kapatid, na may kaugnay sa oras o panahon. Kasi ang ibig sabihin, first and last, may kailangan sa tinatawag na panahon, time. Okay? Hindi yan may walang kinalaman sa lugar yan. Okay? So, yun mga kapatid. So, ang pangalawa, al-zahir. Anong katanya al-zahir? Al-zahiriya. Al-zahiriya. Yun ang katangian ng al-zahir. Al-zahiriya. Pagiging? Kasi yun, ang al-zahir ang pinakamataas. So, al-zahiriya, pagiging, ano? Pagiging, ano? Pagiging kataas-taasan niya. Okay, bagay yung tinatawag na kataas-taasan. Then, al-batiniya. Al-batin, yung kanyang katangian is al-batiniya. Hindi yung al-batiniya na sikta ng ano ha? May mga al-batiniya, mga sikta ng Islam. Which is mga tinatawag na mga maling sikta at ligaw ng mga sikta. Batini. Ang ibig sabihin, batini is pagiging pinakamalapit. Pagiging tinatawag na pinakamalapit. Na kung saan itong dalawang ito ay sumasaklaw sa parin. Parin sumasaklaw sa tinatawag na may kinalaman sa lugar. Place. Okay? Marina? Place, na madali ito pinasumasaklaw na time. Parang ano ba? Parang sabi natin, parang ano? Ano yun sa grammar? Na yung, basta, yun na yun. Okay? So yun yung mga kapatid. Kabilang dito ay ang walang iba al-ulu. Kasi ang zahir, ito ay mula sa tinatawag na katangian ng al-ulu. Pagiging kali taas? Taasan, mga kapatid. At ang pangkalahatang rububiyah. Yung sa hadith na ito, yung pangkalahatang rububiyah, ito diba? Rabbus samawati wal ard. Panginoon ng pitong kalangitan, sabi at saka yung tinatawag na kalupaan. Na kung saan ito yung katangian ng rububiyah. Pagiging kaisahan ng pagiging pagkapanginoon. Malinaw? At kaganapan ng kanyang kapangyarihan. Malinaw? Na kung saan yung mga hadith na may kinalaman sa dua, ito ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din dito ay ang kasakdalan ng kanyang awa at habag at karunungan. Malinaw? At sa pamamagitan ng kanyang mga kapahayagang ibinaba upang husgahan ang mga tao at upang gabayan sila tungo sa tungo sa tinatawag na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, siya diba nakalagay sa hadith na yan? Siya yung nagbaba ng Torah, ng Injil, at saka ng Quran. Na, ibig sabihin, siya yung tinatawag, ito yung papatunay lamang sa tinatawag na kanyang kapangyarihan, ika nga at pangbabatas. Okay? Naganap na kanyang kapangyarihan at batas. Now, bukod sa mga pangalan at mga katangian, ay ang mga pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Sa pamamagitan ng mga katangian ng Allah. So, ibig sabihin, pwede tayo magsusumamo sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anything na kanyang katangian o pangalan niya. Diba? Falikul habbi wan nawa, ang tagapagbitak, tagapaghati, tagapagbiyak ng butil at saka ng buto. So, tagapagbiyan ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag nananalangin ka sa Allah, pwede mong gamitin, ika nga, magsusumamo ka sa pamamagitan ng kanyang mga katangian at mga pangalan. Diba? Kaya nga, ang kabilang sa, yung bang tinatawag na sabihin natin, kabilang sa kanya, yung bang adab, ano mong adab, etiquette ng panalangin, diba? Bago ka humiling sa Allah ng anuman na gusto mong hilingin, kinakala purihin mo muna siya. Purihin mo muna siya. Diba? Kasi diba parang, para alin pa pupunta ka sa king, makatanong lang, king, pag ang tao, inal insana liyatang arrahus tagana. Ano yan? Ang tao, pagka meron halimbawa, degree, okay. Let's say, hindi degree. Okay. Diba? Yung taong nag-aral. So yun yung kapatid, hindi maaari, okay, na pumunta ka sa isang hari halimbawa, at pagkatapos ay, gusto mong hingin sa kanyang anumang nais mong hingin na hindi mo siya pupuriin. Diba?
Kaya't napakagaling ng mga ano, kinakailangan mo, yun mo halos sa ilang stansa, 10 stansa, puro pagpupuri sa mga ganito, ganito, ganito. Kasi pa, pampalubag loob ba? Iba, bakit ikaw ngayon? Do you think na, di ba kapag pinuri ka ng isang tao, mashallah, talagang walang doon, kapatid, mayroon akong 5 real dito. pag inipuri, wala akong barya. Di ba? Subhana, ganun yan. Kapatid, kasi nature natin yan eh. Ay, natu, yes. Sabi, anong klaseng tao ito? Di ba? Sabi, alam mo, pag may experience natin yan, kahit pa mga mahal natin sa buka mag-anak natin sa Pilipinas, andito tayo, na minsan lang, sa loob ng isang taon, minsan lang nag-text. Di ba? Pero pag yung text niya, pero pinupuri ka, mashallah, ganyan, ganyan, ganyan. Sa dulo naman, pwedeng pautang. Hindi ka mag-aalangan na pautangin kasi bakit? Naunahan ka ng mga pagpupuri eh. Mashallah, di ba? Ay, mashallah, napaganda to, napaganda. Okay, walang problema, ganyan. Pero sabi niya, kumusta ka na? Pwede ba pautang? Ay, wala. Ishada. 10 taon, ngayon malang tungkol, mapautang agad. So, di ba? So, ganun. So, pag tayo ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto natin humiling sa Kanya ng anumang gusto nating kahilingan, kinakailangan manguna muna yung pagpupuri sa Kanya. Nakatulad ng ginawa ni Propeta Muhammad, pinuri muna siya, Panginoon ng salibutan, Panginoon ng kalangitan, takapagbiyak ng ganito-ganito. Sa kapay, nahuli kayo, ikdi aniday. Ito yung kanyang dua eh. Ikdi aniday. Pero muna, nauna, napaka, ang haba yung natin. Pero yung kanyang dua, ito yung kanyang tanatawa, dua ito lang. Okay? Biro mo, sabihin ay sa ipagkaloob mo yung tinatawag na kabayaran ng pagkakautang at isalba mo ako sa kahirapan. Pero napakahaba ng pagpupuri niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So yun ang attitude dapat mga kapatid na bago tayo humiling sa Allah subhanahu sa anuman nais nating hilingin para sa ating mga sarili mga kapatid. So yun yung ating mapupulot na aral mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At of course, at babala sa masamang nafs. Yun yung aral na makuha natin sa hadith na yan, babala sa masamang nafs. Di ba yung nafs natin na dalawang klase? Yung mutmainna at saka yung sharira. Ibig sabihin yung sarili na mas yung talang soul, ibig sabihin na peaceful at saka tinatawag na pure soul, at yung isa ay walang iba kundi yung evil soul, ika nga. Malinaw? At ang kahilingan ng sugo sa Allah na ayusin at bayaran ng kanyang pagkakautang at siya ay isalba at pasapasapatin mula sa kahirapan. At paglilinaw of course sa pagiging mahina ng hadith na naiulat na ang sugo ng Allah ay humiling sa kanyang Panginoon na masya ay bubuhay na isang mahirap. So yung hadith na yon, itong hadith na ito, ito 14 hadith, ito ay isang paglilinaw doon sa tinatawag na isang hadith na kung saan ay mahina. Ano yung hadith doon mahina mga kapatid? Ito yung hadith na kung saan ay naisalaysay mula sa hadith ni Ibn Majah na mula sa laysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sabi niya na ayuhan na yung tinatawag na Allahumma ahini miskinan wa amitsni miskinan wahshurni fi zumratil masakin yawm al-qiyamah. At faqala Aisha radiyallahu anha, ya Rasulullah, qala innahu yadkhulu al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 harifa. Ya Aisha, لا تردي المسكين ولو بشقة تمرة. يا عائشة أحي المساكين وقربيهم إن الله يقربك يوم القيامة. هذا حديث غريب. Na kung saan yung hadith na ito ay ayon sa ibang mga scholar, ito ay hadith na daif, mahina. Pero sabi ng ibang hadith, ito ay tinatawag na, sabi natin ay, oh, okay, it's good, ika nga. Pero ano bang ibig sabihin ng hadith? Sabi na, oh Allah, buhayin mo akong mahirap. Yun ang yun isa pang hadith na nakalagay sa ibang narration, na ito ay pinalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, O Allah, buhayin mo ako na mahirap, bawian mo ako ng buhay na mahirap din, okay? At ako'y iyong bangunin sa araw ng paghuhukom kasama ang mga mahihirap. Malinaw? At bilang pagpapatuloy, sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, bakit usugo ng Allah? Sinabi niya, tunay na ang mga mahihirap, sila ay makakapasok muna ng paraiso bago ang mga mayayaman na ang agwat ay 40 taon. Okay, 40 years ang agwat mga kapatid. Sabihin, mauna muna makapasok ang mga mahihirap kaysa mga maya. Kahit nga sa immigration eh. Sa immigration, sino yung mga mauna? Yung mga walang dala o may mga dala? Siyempre, yung walang dala. Diba? Kasi pag may dala ka, may mga tax pa yan, ano pa mga kung ano pa, na maraming tinatawag na katanungan. Diba? Pag wala kang dala, may, kasi anong dadali? Wala kang, kung ano yung suot mo pagpunta rito, yun din suot mo pabalik. Kasi walang wala ka talaga.
tiboy ka lang dito. Huwag ka mga tiboy, may mga iPhone 10. Okay? Ang mahalaga yun, mga kapat mo, una makapasok 40 years sa mga mahihirap kaysa sa natawag na bago pa makapasok ang mga mayayaman. O Aisha, huwag mong ipagtabuyan silang mga mahihirap, sabi niya. Huwag mo silang ipagtabuyan yung mga mahihirap. Bigyan mo sila kahit nakapiranggot ng datilis. Biro mo? Kung mayroong humiling sa iyo na mahirap, bigyan mo sila kahit tinatawag na sibuyas. Ang malang may maibigay ka. Kahit sibuyas. Okay? Subhanallah. Kasi yun ang pinakaano eh. Yung wala bisyak kita, kahit ngayong isang datilis kalahati nito, huwag mong yung ipagkait sa mahirap. Malaki-laki na yung sibuyas, kapatid. Okay? O Aisha, buhayin mo ang mga mahihirap at maging malapit ka sa kanila. You know? Dahil kapag ginawa mo ito, magiging malapit ka sa Allah sa araw ng paghuhukom. So ang hadith na ito ay hadith gharib, mga kapatid. Ito ay yung ginawang hadith na sahih ni Sheikh Albani. Sabi Sheikh Albani, ang hadith na ito ay authentic, sahih. Pero sa ibang scholar, ito ay tinatog na mahina at dahil nga dun sa hadith na ito. Kasi ang hadith na ito is very authentic. Nakalagay sa tinatawag na authentic hadith na isalba mo ako sa tinatawag na sabi natin kahirapan. Ha? Ayaw niyo mahirap. Hindi naman sa ayaw maging mahirap. Kaso lang, maring dinuduan niya yun dahil kasi bakit? Kasi yung kahirapan, maring maglilid sa tinatawag na paggawa ng kasamaan at paggawa ng tinatawag na bawal. Kahit isalba. Pero yung pagiging mahirap, it's karangalan. Pakatandaan natin yan, mga kapatid. Karangalan niya. Kasi kung ngayon, tulad na sabi na, nakalaki sa hadith kanina na, although may mga eskola na ito, sabi na ito ay sahih hadith, pero yung obligation to do, kasi bakit 40 years ang pagitan mga kapasok ng pares bago yung isang mayaman? Malinaw? Okay. Kaya natin yung maaaring interpret yung hadith na ito na ito ay hindi nagpapatunay na yung hadith na ito ay yung pagiging mahirap ay sabi natin ay ito ay isang tinatawag na ano natin, yung mag-degradation ika nga pagpapababa sa isang tao. Malinaw? Kasi mga propeta, mga mahirap sila. Mga sugo, mga puhirap sila. Maliban lang kay Prophet Sulaiman alayhi salam, na siya pinagkaluban ng tinatawag na ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang kapantay sa mula sa kanya, mula sa anumang nilikha. Diba? Pero halos lahat sila ay mga shepherd. Nakalagay sa tinatawag na namamastol. At wala kang makitang mayaman na namamastol. Pakatandaan natin yan. Hindi na? Okay. So, ibig sabihin dito na yung hadith na ito, mani-interpret ika nga na ito ay duwari para sa salam na isalba sa pagiging mahirap dahil ang kahirapan ay maglilid sa isang tao papunta doon sa tinatawag na kasamaan at paggawa ng di bagay na di maganda at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Okay. Now, kabilang sa kapakinabangang pang-asal sa hadith, mga kapatid, na ito, ang babala laban sa masamang nafs, ang babala laban sa masamang sarili o masamang kaluluwa at ang mabigat na bagay tungkol sa utang. Yan ang isa sa mga highlights ng tinatawag na hadith. Yung tinatawag na mabigat na bagay tungkol sa utang. Walang doon na yung utang is mabigat talaga yan. Malibigat na pasanin, mga kapatid. At ang pag-uudyok sa pagbabayad ng utang hanggat maaari. Kinakailangan, kung meron kang available na kakayahan na mabayaran ng utang, mabayaran mo na agad. Malinaw? Kasi alam natin kung gaano ka kahirap yung tinatawag. Pag namatay ka, may utang ka. Lahaw, wala ko tayo labila. Okay? At pagiging nasa katamtaman sa paghahanap at paggastos ng kayamanan, kinakailangan moderate ka. Yun ang tinatawag na moderate. Islam moderate. Sa ganitong katahan, Islam is a moderate religion. Okay, sa ganitong, of course, particularly sa ganitong tinatawag na usapin, mga kapatid, dahil hindi natin pwedeng extravagance, bawal sa atin din yun. At the same time, ay yung bang ipapakita mo na mahirap ka, samantalang ay may kakayahan ka naman. Bawal din sa atin yun. Oo, okay. Sabi ng Allah, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ibig sabihin ay pagbadya sa mga nilika, sa ibang mga tao, yung biyaya sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mo sa kanila, ipakita mo na binyayaan ka ng Allah ng walang pagmamayabang, of course. Okay? Na may pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mismo, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Okay? Kaso lang kinakailangan maging mood, kaya nga magiging tinatawag na moderate ka. Kaya nga yung mga tao na sabi natin ay mayaman tapos sobrang yaman, tapos awari parang pagkakita, pinapakita na mahirap siya, ay hindi pwede yan. Hindi naman pwede yan, kapatid. Malinaw? Okay. At bawal din naman yung yeah, alam mong walang wala ka, pinapakita mo na parang sarin, mayaman na mayaman ka. Okay? Sabi nga niya, mahirap mag, sa atin, bawal kang magmayabang na meron ka talagang ipagmamayabang, pero bawal ka magmayabang. Kaysa doon sa nagmayabang, wala ka namang ipagyayabang. Mas masahol yun. Okay? So yung mga kapatid,
Okay, ang mahalaga ay alam mo yung sarili mo na ganito, then nagpapasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw, so, mayroon kang iPhone 10. Yes, alhamdulillah, mayroon kong iPhone 10 dahil ito ay biyaya sa akin ng Allah. Nino? At hindi ko pinagmamayabag ito. Okay, dahil kapag siya ay nasa kasapatan at katamtaman dito, siya ay magiging ligtas at lalong-lalo na siya ay ligtas mula sa kahirapan at pagkakautang. Kasi pag nasa katamtaman kang mag-alimbawa, mag-umastos, hindi ka garapa. Garapal bang tawag dyan? Mayroon pang term na ano? Hindi ka mapagwaldas? Anyway. Ano yun? Hindi waldas. Hindi mapagwaldas. Waldas na waldas. Hindi waldas. Yes, hindi ka tinatawag na waldas o ano pa mga katulad nito? Yung sabihin ay katamtaman ka ika nga. Then, so minsan hindi natin maiwasan. Minsan bigla kasing biglang darating yung crisis. Kahit ano pang ano talagang ano tayo. Case by case yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Ha? Yes, bigla. Huwag mo na ipaalala. Masakit eh. Okay. yung mga aksidente ba na hindi mo kain. Yes, unexpected. Kasi lahat ng bagay ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa yung crisis, yung living ngayon, yung bariba na yan. Nobody expected that na darating siya. Marinaw? Okay. Kaya nga yung bagay na ito, ayun minsan yung mga darating na bagay na hindi natin maiwasan, talagang minsan ay magdadala sa atin at maglulugmok sa atin sa tinatawag na kahirapan. Malino? But alhamdulillah, ang Allah pa rin ang babalik din ang sitwasyon, pagkatandaan natin yan. Siya yung tinatawag na nagbibigay ng lahat ng bagay na sa kabila nito meron tinatawag na karunungan at may wisdom, may hikmah yung mga bagay na ito. Kahit kumapit lamang kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malino? So any questions sa hadith na yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Walang tanong sa hadith na yan? No, kasi dadako tayo sa 15 hadith. Okay ba? Okay? Kasi hadith na, may maiksi lang ito. Okay, maiksi lang ito inshallah. Okay?